Yun! Good afternoon guys, no? Mga kayon. Kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, no? Pasensya na, medyo natagalan tayo ulit mag-vlog. So, ito nga palang kabutcher natin, si Kabutcher ye. Bali, tiga Batangas siya. Pero bago siya maging butcher, ano ba yung mga pinagdaanan niya, mga pagsubok? Ano yung mga pinagdaanan niya? Abroad, local na trabaho. From dati siyang sa accounting department, tapos nag-OFW siya as a caregiver sa Israel, sa bansang Israel. Then after noon, nag-abroad uli siya, papunta naman siya ng UAE, waiter. So, tingnan natin at pakinggan natin yung kwento niya, mga kabutcher, mga kayon. At marami tayong matututunan, marami tayong makukuhang aral sa naging experience niya, karanasan niya, sa paano siya maging isang butcher. So, ito, panoorin natin. Halika, samahan nyo ko sa aking paglalakbay. Ako nga pala si Dad Gun, sandang magbigay ng impormasyon yo sa mga kabutcher natin. Mapatravel o kahit papud, lahat tuklasin natin. Pero bago ang lahat, huwag makalimot sa taas, sapagkat siya ang nagbibigay biyaya at lakas ng loob sa ganun na namang hamong gampanan. Basta kapag may tiyaga, may mapapala, yan ang tandaan. Yun! Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Gilbert Sambayan, taga Batangas City po. Dati po ako nagtatrabaho sa isang prenit company sa Lipa, Batangas. Sa accounting department po ako naka-assign for disbursement. So, ako po ay inabot ng 7 years and 5 months sa accounting department. Tapos nag-resign po ako para makapagbigay daan sa isang trabaho sa ibang bansa, OFW po, ibig sabihin. So, una po akong pinalad na maging OFW sa bansang Israel. So, napakagandang bansa po bilang isang caregiver. So, nagtagal po ako doon ng 7 years and 5 months to be exact. And na-end visa po ako, so nag-for good. Pagkatapos po nung 4 na buwan na lumipas, pagka for good ko po galing Israel, nag-try po ako maging tourist dito sa UAE, sa Fujairah po, kung saan nandun po yung aking kapatid. So, na-invite niya ako. And hindi po ako ganun kaswerte na makakuha ng sa office work. So, nakuha ko po ang trabaho sa Fujairah, UAE. I waiter sa Khalifa Foundations po. So, maganda naman yung trabaho. Masaya. Kaya lang, hindi po ganun kaganda yung bigayan. So, hindi po ako satisfied. Mas ginusto pong umuwi na lang ng Pilipinas. So, nga po. Pero nakatagal din naman ako doon ng 1 year and 7 months sa UAE as a waiter. Ngayon, pagdating po ng Pinas, nagharap pa rin po ako ng trabaho abroad. Nag-try po ako mag-Singapore, pero mabababa din yung offer eh. So, umuwi na lang din ako ng Pinas. Pero pagkagaling ko po ng Singapore, nagtanong-tanong din ako sa mga kalala ko ano ba yung isang trabaho na magbibigay sa atin ng stability. Kung saan kahit umiedad ka, in demand ka pa rin. Yung service mo, kakailanganin. Ang isang nga pong napuntahan ko, napagtanungan ko, ito pong sa mga accredited school ng TESDA dito sa Batangas. So, may regional TESDA office po doon. So, ang isa pong nasabi na sa akin as OFWs is mag-caregiver ka, which is na-try ko na po. And ito po isa, yung pag-butcher. So, bigyan po nila ako ng mga accredited school. So, pinakamalapit po sa Batangas is itong sa Cavite. So, yun nga po, sa East Energy International School of Butchery ang aking napuntahan. So, ito po yung unang nagbigay daan para ako ay mapunta dito sa UK. So, yun nga po, dahil sa pagnanais ko na magkaroon ng isang stable na trabaho, so, kakailanganin ko po ng karanasan, kaalaman. So, ito nga pong pagbubutcher ay nakuha ko ang idea, ang kaalaman dito sa East Energy International School, kung saan ako po ay nag-enroll
nag-practice ng almost 37 days sa slaughtering. So, cattle slaughtering po ang kinuha ko. And at the same time, nag-enroll din po ako ng meat cutting sa Monterey Meat Shop na hawak din po ni East Energy International School dito sa Imus, Cavite. So, yun po ang nagbigay daan sa akin para maging isang professional, isang ganap na butcher. Ano po? So, ano ba yung mga naging diskarte para ma-hide ako dito sa UK? So, actually po, hindi naman po ito yung unang bansa na hinangad ko na mapuntahan bilang butcher. Nag-try din po ako mag-apply sa Middle East, sa Qatar, sa UAE, gusto pong mag-butcher dyan. Nagpasa po mga resume online, pinunta ko, hindi pa po pandemic noon. So, punta po ako sa may malate, sa mga agencies dyan. Kasi kahanap ko sa work abroad, kung nagpapos po sila ng mga hiring ng sa workabroad.ph po. Popos nila ako ng mga hiring. Search mo lang sa butchers sa website nila. So, lalabas na po lahat ng kung ano mga agencies na nag-hire. Ngayon, hindi po ako sinuwerte. Siguro, kulang pa sa experience nila or siguro overage. Hindi ko po alam kung ano talagang dahilan. O, hindi to. Siguro, ako sinasama ng swerte. Ngayon, paano po ako napunta dito sa UK is under din po ni East Energy International School. Sa tulong po ni East Energy International School na nagkaroon po ng malaking deal dito po sa employer sa UK. So, ang ginawa po ni East Energy School, tinawagan lahat nila yung mga graduates nila sa training school niya. So, isa po ako doon sa natawagan. And, sa swerte nga po, nagdire-diretso po, na-qualified po yung experience na 2 years kong experience sa SM as a butcher merchandiser. And then yung plus yung nga pong NC2 na nakuha ko sa East Energy School. Ano nga po? So, ano ba yung kinailangan para ma-qualify dito sa UK? So, pinaka-una po ay yung NC2 mo, kasi hinanapan po kami ng agency, tsaka immigration requirement po. So, yung NC2 sa slaughtering and yung experience nga po, pero hindi naman po kami hiningan ng SSS Summary of Contributions as a butcher na nagre-reflect sa SSS report na po. So, hindi ko po alam kung sa Canada or New Zealand, Australia, kung hinihinga kayo ng summary. Ang alam ko sa Canada, hinihingan po ng summary of SSS contributions. Ngayon, isa pa pong requirements, yung major requirement is yung IELTS. So, nung time po namin, at least 4 band score. Not actually flat 4 on all categories. Pero ngayon, sabi nila, may nagsasabi 4.5 na ata. At least wala kang score na below 4. Ano po? So, yun po. Tapos yung mga clear records mo, mga past travel histories, yan po ang kakailanganin natin para ma-qualify. Ano nga po? At makakuha tayo ng visa approval for UK. So, yung UK, ang IELTS po pala ang kailangan natin is yung UKVI IELTS na po. Which is, yun po ang nire-recognize dito sa UK. So, kailan po ba ako dumating dito sa UK? Kami po ay pinalad na makarating nitong May 12, 2022 lang. Ito lang nakarang May na po. So, ang company po na nakuha namin dito, na nagbigay namin sa amin ng opportunity, ay ito pong Don Villa, na siya nga pong kadeal nitong si East Energy School. And by the way, kapag na-qualified po kami, so may interview po ng employer online, via online, kay Don Villa HR. And then, nung na-qualified po kami, dun po na ipinorward ang aming application sa venture management po naman. Dito po yung agency
na para sa all documentations na kakailanganin na po, hanggang sa visa, hanggang sa ticket, sa pag-alis mo, medical. So, yun po. And ano po ang naging work namin dito sa Dunbia? So, actually, kami po ay nasa marami pong branches si Dunbia. Actually, 12 po sila all around UK. So, kami po ay na-deploy dito sa... Kami po ang first Filipino batches. Sa batch po ay kami ang una dito po sa Llanelli, Carmarthen, Wales, UK. So, kami po ang una na-deploy sa hawak ni Dunbia. Ano po? Though, hindi po kami mga unang Pilipino dito na butchers sa UK. So, ang minimension ko po ay yung kay Dunbia lang. Ano po? So, siya po ang aming employer. And kami po ay, dito po sa Llanelli, ang hawak ni Dunbia is repacking. So, may meat cutting din po kami, may trimmings, pero wala na po kami slaughtering. Wala na po kami deboning na ginagawa. So, swerte po namin. Kasi yung mga pinapaguran po namin slaughtering, mga deboning sa Pilipinas, hindi na po namin ginagawa dito. So, maalwa na po. Swerte po kami. Do minsan, hinahanap po namin yung masarap kasing humawak ng kutsilyo eh. Kapag ka-butcher ka, so hanapin mo rin. So, inaasahan po namin na early next quarter, early 2023, maano po kami, ma-assign naman kami sa paghahawak ng kutsilyo dito. So, meron naman pong Pilipino na rin na nasa paghahawak ng kutsilyo. Pero dadalawa po sila. So, ako po, nakahanga din ako makapunta doon sa position na yan. So, bakit po UK ang aking gustong mapuntahan? So, actually, hindi naman po ito yung una. Hinangad ko po yung mapunta sa ibang bansa. Dito lang po talaga dinala ni Lord. Sa totoo lang. Siya po ang una nagdala sa akin dito. Siya po ang may kagustuhan. Yun po ang aking paniniwala. So, ano po yung mga tips na pwede kong ibigay sa kapwa ko nagnanais na maging isang butcher? So, una nga po yung determination. Ano nga po? Ano ba yung gusto mo sa sarili mo na makuha mo, makamit mo? Ako po, ang hinangat ko is maging butcher, maging stable na skilled workers abroad. Kapag skilled ka, demand ka pa rin, in demand ka. So, kailangan lang maging malusog ka, una. Kasi yung kalusugan natin, puhunan natin yan sa trabaho. Actually, yung pagiging butcher is katawaan ng trabaho yan, physical. Magkaroon po tayo ng wastong kalaman. Kasi, oo nga po, respect po sa magagaling na, yung anong ba yung isipin yung magagaling? Yung saglit lang, nakita lang sa YouTube, marunong na. Pero, iba po yung may karanasan talaga. So, magkaroon po tayo ng gano'n, yung karanasan, experience, kung kaya. Diba, mga 2 years kasi sa experience, doon po talaga tayo natututo. Kung manunod lang tayo, makikinig sa kwento, medyo iba pa rin. So, actual, magkaroon po ng actual experience. And, kung kaya po nang magtesta, kung kaya bumayad, mas maganda. Kasi matututo po tayo ng standard procedures. Yung sa mga taga-palengke, magagaling sila. Respect po sa mga taga-palengke na butchers. Sana may pagkakataon din naman kayo sigurado na makarating sa ibang bansa kung inyong hahanga din. Effort lang po. Ano nga po? Tiwala sa sarili, magdasal-dasal. Yun po ang aking tip muna. Tiwala sa taas, sa may kapal na tayo po ay pagpapalain sa ating mga profession na tinatahak ngayon at kinugusto. Ano nga po? So, shoutout po sa taga-Easy Energy International School sa Cavite, sa Imus Cavite, kay Ma'am Kate, sa inyo pong may bahay, si Mr. Dave, and sa mga kasama ko po dito sa Wales, sa Llanelli especially, sa Dunbia, sa Donpax, sa mga Ship A and Ship B. Sa mga kasama ko po na napunta na rin ng Canada, meron po sa Canada, may nasa Australia. So, kasama ko po sa tatlong trainees sa Asian UG ay nasa Canada. So, magkasama po sila doon. Ako lang po napad pa dito sa UK. No po. So, sabi ko nga po, ihain natin kung anong gusto natin sa Diyos. Bibigay niya sa atin yung the best. No po. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo mga butchers at sa lahat ng OFWs. Yun! Yan, napakaganda nung sinabi ni
Sir Gilbert, no? Sana may nakuha tayong aral. Sabi niya, determinasyon, kailangan malusog yung pangatawa natin, tapos proper training, mga experience na dapat makuha natin, tiwala sa sarili, tiwala sa Diyos, yan, unang-una yan, at pray. So, napakaganda. Mga kayon, sana may nakuha tayong aral sa kanyang kwento ng buhay, no? Maraming salamat sa pagsuporta, sa walang sawang pagtulong sa aking paglago ng aking YouTube channel. Sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na tayo. Dahil mas lalo akong lumalakas, ganahang mag-vlog, magbigay ng mga impormasyon pag may mga taong alam ko nangangailangan ng tulong. So yun, maraming salamat. Shoutout time! Shoutout natin si Christian Toms. Yan, ingat-ingat niyan bro. And God bless. Shoutout din natin si Yanco de la Cruz. Yan, thank you sa pag-subscribe. Ingat palagi. And God bless. Sama rin natin sa shoutout si Cedric Del Rosario. Yan, ingat-ingat palagi. And God bless. Si Mel Elorda. Ingat-ingat palagi bro. Shoutout sa'yo. God bless. Kay Jerome, ayan. Ingat-ingat sa'yo palagi, and God bless. Kay Pinoy Kabucher UK, ayan. Shoutout daw sa mga tropang butcher ng CNK Meat Shop. Yun. Ingat-ingat, and God bless. Kay Yan Di Alba, ingat-ingat, and God bless. Shoutout din kay Alan Manato, ingat-ingat, and God bless. Shoutout din natin si Alvin Kelerigo, ayan. Ingat-ingat palagi bro, and God bless. Shoutout din natin si Renil Radasa. Ingat-ingat palagi and God bless. Shoutout din natin ang My Family Fan TV. Yan. Ingat-ingat and God bless. Shoutout din natin si Lori Jean Tanang Kill Vlog. Yan. Ingat po kayo dyan sa Oman. Maraming salamat and God bless. Shoutout din natin si Jason Igdalino. Yan. Ingat-ingat palagi and God bless. Nation Sound Good. Yan. Shoutout sa iyo and God bless. So yun, sa lahat ng mga nagpa-shoutout, nagpabati na hindi ko nabanggit, pasensya na. Basta sinashoutout ko lahat ng mga subscriber ni Daddy Guns TV. Mabuhay po kayong lahat, mag-iingat tayo palagi and God bless. God bless us all. So papano, hanggang dito na lang tayo guys. Mga kayon, ingat-ingat tayo palagi. Lagi tayo tatawag sa taas. Lagi tayong papasalamat sa kanya. Bye-bye! Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-like and share at kumite. Kita-kits na lang uli sa susunod na usapin. Kung di ka pa nakasubscribe, sige pindutin. Yon! Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-like and share at kumite. Kita-kits na lang uli sa susunod na usapin. Kung di ka pa nakasubscribe, sige pindutin. Yon!